Ayan, magandang araw mga ka-install, panibagong araw at panibagong tutorial naman yung ibabahagi ko sa inyo. Meron nga pala ako ditong UI connector. Ginagamit ito sa mga dugsugan ng copper line. Meron din akong parallel dito, ipapakita ko sa inyo kung paano idugsong ito ng gamit ang connector. Yung ginagamit namin dito itong crimper. Ayan, simulan natin kung paano idudugsong yung putol na paralel. O gagamitin natin ng cutter para mabaak natin yung laman. Ayan, may laman yan mga install na white blue twisted. Yan, may laman niya. Tuli lang natin yan para pantay yung pagkakalagay. Naka-twist kasi yan eh. Yan yung ginagamit sa pandusyat. Ito naman yung kabila. Babalitan ko rin para para makita na lumabas yung wire. Matigas balatan. Yan. Ito naman hindi ito naka-twist. Pagpapantay lang natin para magandang tingnan. Ito ginagamit yung connector, UI connector ito. So kailangan tantay yung dulo nya kasi pagpasok mo ng connector yan, pasok natin yung connector sa loob. Kailangan mo kaistol nakadikit yung sa dulo, pantay yan. Tapos ito yung crimper na ipapangipit natin. Ayan. Bali siya nakaipit na siya. Ayan na nakaipit na siya. Yan yung pinaka pandugsong. Para hindi siya papasukin ng tubig kasi may gilay lumalabas. Yung kasi may gilaw. Pag na-press na siya. Itong crimper, pipresin ng crimper yan eh. Ito mga install yung gila niya lumabas. Yan o. Yung gila niya yan. Para hindi siya pasukan ng tubig. Yan, hindi siya papasukan ng tubig. Okay. Malagkit yan o. Yan. Tapos titwist lang natin yan para yan na yung dugsong niya. Yan yung ginagamit yung UI connector sa copper line. Tawag dito nga pala parallel wire. Yan yung pagkadugsong niya. Kahit mag-ulan na siya mga install, hindi siya papasukin ng tubig kasi may gila yung loob niya, may gila. Yan. Ito yung sa ginagamit sa DSL na linya. DSL saka BDSL. Yung pong BDSL ang equipment niyan fiber, pero yung papunta sa bahay copper pa rin. Ito naman mga ka-install, yung maglalagay naman tayo ng dito, IPOC saka patch cord. Lalagyan natin ng ng coupler. Ito yung pambabalta natin. At ito na yung gagamitin natin, yung bleed cutter. Tapos babaki lang natin siya. Pag sobrang haba ng mga install, pwede yung putulin nyo. May dikit kasi ito sa likod eh. Yan. Pwede rin kabilaan yung coupler nito mga install. Pwede rin kabilaan. Tanggalin na natin lahat. At ito ang isplace natin ng lalagyan natin ng connector. Hindi na tayo gagamit ng striper kasi pwede naman itong pang balat niya dito sa loob ng fiber. Pwede rin yung stripper. Nasa una kong pinakita na tutorial, binaltan ko yung fiber na gamit yung stripper. Ito, ipakita ko naman sa inyo yung cutter ng papambalat ko.
Ayan po yung kulay blue, lumabas yun. Kulay blue na ano. Ayan. Ayan. Puputuli lang natin ang sagad dyan. Parang, ayan o. Tapos sa kabila din, pantay. Tapos ito na lang gagamitin yung pambalat. Ayan. Pang butterfly na pambalat din to. Pwede naman to dito. Misa kasi pag nasubrang diin mga guys, ito napuputol yun sa loob niyan. Napuputol. Yung puti. Nabalatan na siya. Mga guys, ito. Nabalatan. Balat na siya. Wala natin punasan ng tissue bago natin putulin. Para matanggal yung alikabok. Tapos ito yung gagamitin ko yung ano, Fujikura. Ito. Ito yung lock niya. Kulay red na lock. So may lock din yan. Ilalock mo lang siya para balik. Yan, nakalock na siya. Tapos, ito na yung gagamitin ko. Put bang ano, yung guide niya. Yan. Kailangan na nakatutok lang yung dulo rin doon mga kaistol kasi para pagputol, sakto lang yung ano niya doon sa loob ng connector sa loob. Kasi pag medyo mahaba, masyadong ano, nakabind. Yan. Tapos ito yung cleaver natin. Yung cleaver natin. Ayan, putol na oh. Ayan, putol mga kaistol, putol din. Kailan matalas yung cleaver mo dito. Tapos isusot na natin itong ano, yung Fujikura connector. Ayan, kailangan siya may baluktot na konti sa loob. Kasi pag diretso hindi ilalapat dito sa dulo niya yung ano, yung dulo ng fiber. Kaya nakabaluktot siya ano konti. Para sakto lang yung dulo niya nakatutok din sa dulo. Ayan. Naka-splice na yun mga astol. Tapos pagtanggalin mo ito, hilahin lang. Tapos ito pipisilin. Saka meron pa rin yung dulo, tatanggalin natin. Pag-loop naman natin dito. Kaya ilulot natin ng maayos. Makalup siya. Para kung sakaling masira o maputol yung sa loob niya ng connector sa loob, pwede niya, may loop dito, pwede naman siya magputol para magdugsong ulit. Yun yung ano dyan mga store, kaya nilalagyan ng mahabang loop dito sa ano, sa loob ng IOO. Tapos ito yung coupler niya. Pwede naman kahit anong kulay ng coupler yung gagamitin. Para silang naman yung sukat niyan eh. Ano mga istol, oh. Lagyan na natin ng coupler. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng coupler. Tapos, yung patch cord. Dito naman yung patch cord. Ayan. Dito na yung papunta sa modem mga kaistol. Wala kasi akong modem na ano eh, na lalagyan. Ayan. Yan po yung loob ng IOO pag magti-terminate sa IOO termination po ng galing sa poste, ito yung papunta naman sa modem. Pares lang mga kaistol yung laman yan. Kung anong laman nito, yun din yung laman yan. Fiber din pares yan. Yan. Tapos yun, siyempre pag takip niyan,
Okay na siya. Ayan, maka-install. Oh. At ito yung lugsong kanina ng copper. Sa yung gamit ko naman, yung UI connector. Ayan o. Oh. Yung pagkakadugsong. Tapos ito sa iyo, oh. Ito naman yung sa, ano, sa copper. Pinakita ko sa inyo kasi hindi ko pa ako nakapagpakita nung ginagamit ng ano eh, itong UI connector sa wire. Ayan. Ito na yan mga istolo. Pandugsong. Hindi na siya matanggal yan kasi ipit na ipit yan. Kumagat yung ano, yan o, sa likod. Kagat na kagat yung ano yan. Yung wire niya. Ayan. Ayan mga istolo, hanggang dito na lang pala yung video ko kasi hindi mahaba na yung video ko eh. Pinakita ko lang uli sa inyo kung paano gamitin yung UI connector at yung paglagay ng ano ng loop sa loob ng ano ng IOO para hindi siya mabali. Yan. Ayan mga istol, salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko. Ayan. Sana wala huwag kayong magsama magsuporta sa channel ko. Shout out po sa lahat ng ano viewers at subscriber ko. Ayan, hanggang dito lang yung video ko mga istol. Maraming salamat po. Thank you.